kung first time ka sa aking channel, no, ako ang inyong lingkod, ang inyong online criminologist. So, ngayon, ang ino-offer po natin ay libreng crime assistant o may konektado sa payong legal. At ako po ay isang registered criminologist. At kung kayo ay mayroong katanungan, so dito sa video, bibigyan ko ng isang minutong sagot. At para sa iba pang mga katanungan, at ini-encourage po kayo for your monetary support ay mag-join sa ating membership sa ating YouTube channel na meron po yung minimal na charge na 129 pesos sa isang buwan. At kapag nagawa nyo na yan, at pwede po kayong mag-PM sa akin at i-assist po kayo from 8 a.m. to 12 noon. So, online consultation po tayo. Okay? So, sagutin lang natin ang tanong ni Mr. Gaspar sa ating comment section, no? At ito ang ipa-plus natin at para himay-himayin sa loob ng isang minuto ang kanyang katanungan. Okay? Well, alam mo, Mr. Gaspar, no, nag-a-assume ako dito na ang kaso ay nasa prosecutor pa lang. So, ngayon, at kayo ay batina ng inyong asawa, in the next day or kaya on Monday ay magpa-file na siya ng affidavit of desistance. Partially lang information about the affidavit of desistance ay ito ay pag-withdraw ng kaso kapag ang kaso ay nasa prosecutor na or nasa korte. So ngayon, in this scenario, kung naka-file na yan, ay maaaring gumawa na kayo ng affidavit of desistance at ipa-evaluate nyo sa may hawak na prosecutor. At kapag ito ay in-approve na ng prosecutor at ibig sabihin in-approve ay pumapayag silang i-withdraw yung kaso, so dito lamang mangyayari na maaari or madidismiss na ang kaso at mawawala na ang complaint sa iyo. Okay? So, para sa ibang katanungan, maraming salamat at mag-PM na lang po. So, yung guys, maraming salamat. Thank you for watching, no. Ako po ang inyong lingkod, online criminologist. Pulisya ko. Don't forget to likes and comments at mag-PM sa akin kung may kaiba pang katanungan regarding sa mga kinahaharap nyo. Dispute or legal concern or crime assistant. Maraming salamat. Thank you for watching.